Nakikita niyo siya sa litrato. Pakita mo yung group picture. Group picture. Yan. Kuha ito, itong larawan na ito, nung dekada 70. Kung di ako nagkakamali, between mid-70s and late-70s. Yan po, ha? Kita mo yan. Yan, oh, naka... Yan. Parang mati ni Idol ang dating, eh. Di ba? Alam niyo naman nung mga panahon na yan, oh. Uso yung bukas ang polo, ha? Eh, bakit tayo may litrato nito? Kasi kilala ko yan, si Attorney Danny Cruz. Isa yan sa mga naging mga tauhan ni Cablas Ople sa Ministry of Labor. Nung makilala ko ito, 70s yan, 1977. Kung di ako nagkakamali. 1977, kumakanta tayo sa isang bar dyan po sa Ermita malapit sa US Embassy. Ha? Diyan ko nakilala si Attorney Danny Cruz na magiging test the Director General. At yan hong si Danny Cruz, nung makilala ko yan, di naging kaibigan namin. Ha? Ang sabi niya, kasi alam niyang bumibiyahe tayo ng Japan noong mga panahon na yon bilang entertainer, ang sabi niya sa atin, dala-dala niya, dyan mismo sa bar na yan. Ha? Dyan tayo kumakanta nung araw. Yan, kung saan kuha yan, litratong yan. Ang sabi niya sa akin, baka maaring ipakilala mo ko sa mga kakilala mong Japanese promoters. Ha? Dahil ako ang maitatalagang labor attaché sa Tokyo, Japan. Yan. Aba, di man tayo nagugulat nung araw. Ano ba, pakialam natin yung mga panahon na yun sa mga posisyon sa gobyerno. Di ba, wala naman sa isip natin yan. Wala nga sa hinagap na mapupunta tayo dito sa profession na ito So ngayon, nagkatotoo. Dahil meron ngang ang father ko nung araw ay number one sa pagde-deploy, ha, na nagde-deploy bilang promoter ng mga entertainers sa Japan, ng mga banda, ha, at mga legitimate na cultural dance troupe, mga kaibigan. O yan, katulad nila nanggaling dyan, marami tayong mga nakasabayan nung araw . Ngayon sinabi ko sa father ko, ganun ba niya? Yan palang kakilala ko ang maitatalagang labor attaché sa Tokyo, Japan. Kasi yung nakaupo nung mga panahon na yun, kaibigan din ng tatay ko. Yun si Attorney Maranan. Attorney Ray Maranan ang pangalan nun, natatandaan ko dahil nung first timer ako sa Japan, nakilala ko yun si Attorney Ray Maranan na taga Cavite, kundi ako nagkakamali. Ngayon nai talaga si Danny Ron, pabalik-balik siya sa Tokyo, Pilipinas. Hanggang isang araw napuntahan ko pa sa Philippine Embassy yan doon sa Shibuya. Dahil meron akong pinatulungan na Pilipino, ha, na nagka-problema sa passport. Siya ang kilala ko ron. Nung makita niya ako, kilala niya na pala yung tatay ko. Ang sabi niya, pinakilala niya ako sa lahat ng mga taga-embassy, yung mga consul doon, kung sino-sino. Ito niya, ang anak ni ganon. Magkakilala kami. Una kami magkakilala niyan . Ayan, oh, kaya nakikita niyo siya. Yan ang dati niyang itsura. Magandang lalaki yan . May mga litrato kong nakikita na lumalabas nung siya'y undersecretary pa ng Department of Labor. Ba, magwapo pa rin. Kaya lang, tumaba na siya. Ano ho? Ngayon, etong si Danny Cruz,
ay siya ngayon ang mauupong TESDA Director General. Isa ho yan sa tahimik na hindi gaanong napapansin ng publiko, pero yan ay para na ring Bureau of Customs yan pagdating sa katiwalian. Ho? Kaya lang tahimik dahil walang nakakadiskubre. Mga walang hiyanga na upo dyan eh, mga kaibigan, natatandaan nyo si Dante Liban. Ho, walang hiya po yun. Eh, naging Director General din ni Gloria yun, dyan sa TESDA. Mga kaibigan, sinampal yun eh, ng isang, ng isang recruiter na walang hiya. Ano ho, pinainan siya ng pera, hindi niya alam, nakakamera siya. Ha, kinukunan siya ng kamera sa isang kwarto, sa isang hotel. O, kaya ang nangyari, nung makunan siya, mga kaibigan, hindi na siya nakapalag. Ha? Kaya nagkaroon ng pabrika ng ARB noon eh, sa panahon ni Gloria, yung artist record book. Dahil nung mga panahon na yun, merong batas na pinatupad ang Japan, mga kaibigan, na ang papayagan lamang nilang makapasok bilang entertainer ay nagsisimula sa edad na 23 pataas. Sa madalit sabi, hindi po pwede kung mga minor de edad. Panahon ni Gloria yan, ha? Pero ano nangyari, mga kaibigan? Aba eh, ang nangyari po, ha, dahil siya po ay nakuna ng kamera, eh pati ho 15 anyos nakabiyahe papuntang Japan. Bakit? Yung recruiter na yun, patay na yun eh, pinatay ng sariling anak eh. Ha? Pinagbayad na rin ang tadhana yun eh. Yan ang nagpa-deploy ng katakot-takot na entertainer eh, sa Japan. Akalain ninyo mga musmus pa, mga bubut pa, ha? Kumbaga sa bayabas, eh bubut pa. Eh, isinosoga na ho eh, isinasabak na sa Japan eh. Kaya pag umuwi yung mga yon na pinadadala, pangalan nun si Tonton eh, yung sinampal nun si Dante Liban, pagkatapos na makuna ng kamera, wala na gawa, kaya itong recruiter na ito, nakapagpadala ng katakot-takot habang yung lahat ng license agency ay hindi makapagpadala ng 23 years old below. Eh siyempre, pag 23 years old, medyo gurang na yon, ha, mga kaibigan. Papasok sa bilang entertainer, eh, kasi noong mga panahon na yon, hindi naman na entertainer, hindi ka mukha nung panahon namin eh. Talagang totoong mga entertainer. Pag sinabi mong dancer, eh talagang cultural dancer yan. Ha? Mga kaibigan, mga nag-show yan sa mga hotel sa Japan. Eh pero nung mga panahon na ni Gloria, wala na, hindi na entertainer. Entertainer na. Ngayon, nasan ba ako? Yun. Si Gloria, nagkaroon ng pabrika, sariling pabrika ng artist record book. Kasi naghigpit ang Japan, so kailangang mag-formulate ang Philippine government ng polisiya kung paano pabibiyahihin yung pong mga o papapasukin yung mga entertainer. Papayagan lamang nila kung merong mahigpit na screening. Mapatunayan na yung mga taong 'yan ay talagang mga lehitimong entertainer. Oh, kung dancer eh dancer. Wala rin nangyari, mga kaibigan eh. So dahil ang namamayagpag isa lang, ang nangyari po, sinalikop niya lahat ng pagproseso ng dokumento sa POEA. Ang laki ng nakamal na salapi nito.
Kung hindi dadaan sa kanya, magpapalusot ng mga minor de edad, aba, eh, hindi ka makakapagpaalis ng entertainer. O, kailangan dumaan ka sa kanya para pwede mong palusutin kahit 15 anyos. Kaya yung mga 15 anyos, yung ang edad eh, 23 anyos pababa na nakakapunta ng Japan nung araw, ba, mga kaibigan, pag-uwi dito eh, dyan pa lang sa Ninoy Aquino International Airport eh, pagbaba ng aeroplano eh, akala mo eh, bagong baba sa kwan eh, sa kalabaw. Si Kapersi Lapit, bumabanat, Lapit Fire! Sakang, oh, pagbaba ng aeroplano, sakang na yung mga babae, napasabak na sa laban eh, sa Japan. So yan ho, ang mga katarantaduhang matagal na, pero hindi pinapansin eh, ng publiko eh. Bulag ang publiko, mga kaibigan. Eh ngayon, wala na yan, yung market na yan, di ba? Wala na ang deployment sa Japan na ganyan. Alam naman ninyo nangyari dyan. Kwan ho yan, natigil yung deployment ng mga entertainers. Kaya nung kami huli nang galing sa Japan, mga 2 years ago, naghahanap ako ng mga bar, may nagsama sa amin. Dinala kami, buong pamilya namin, dinala sa isang bar. Lintik po yung mga babae. 50 anyos ma. 50 anyos na, nandun pa eh. Kasi wala na eh. Mga kaibigan, Pilipino yun ha, mga nag-asawa na ron. Sipin mo, tatanda na nun, mga kaibigan, tatrabaho pa sa club. Mga ubasang na. O ngayon, asan ba tayo? O dyan, sa TESDA, marami kayong hindi alam dyan. Hindi ba itong TESDA, merong ano yan, merong mga programa yan na kunyari, nagbibigay ng libreng pagtuturo, pagsasanay para sa mga nais makakuha ng parang vocational course, di ba? Yung mga kung ano-anong trabaho na pwede mong tapusin sa loob lang ng 6 na buwan. Ngayon, dahil meron yan, ina-accredit nila ang mga nagpapa-accredit sa kanila na eskwelahang kuno. Karamihan dyan eh, hawak din nila eh. Ha? At may commission sila dyan eh. Hati sila dyan eh, sa nakaw. Nakaw yan eh, mga kaibigan eh. Kasi nagbabayad niyan para makapagsanay itong mga nais kumuha ng parang vocational courses sa TESDA. E gobyerno, yung pondo ng TESDA ang ginagamit. Yung TESDA, pag nanakaw lahat ang karamihan dyan eh. Nagtayo ng agency para magnakaw, mga kaibigan. O ganun din ang inaasahan natin na pwedeng mangyari doon po sa Department of Migrant Workers na sinasabing itatayo. Unang-una eh, lagi tayong walang budget, di ba? Sinasabi, nangungutang, utang dito, utang doon. Lumubog na tayo sa utang para na tayong Sri Lanka. Malapit-lapit na tayo doon. So ngayon, mga kaibigan, wala na tayong maibabayad, di ba? Utang ng utang. Pero tayo ng tayo na ng mga departamento, mga opisina na pagkakagastusan ng gobyerno. Hindi naman nila sinasabi kung saan nila kukunin ang pondo noon. Isipin mo, nagtayo ka ng hiwalay na departamento. Pag sinabi mong departamento, malaki yan. Ilan ang kukunin mong tauhan yan, mga kaibigan? Diba? Bukod sa Department of Labor, meron ka pang Department of Migrant Workers para ito sa mga sa abroad nagtatrabaho, mga kaibigan. Saan kukunin ang pagpapasweldo mo sa mga magiging empleyado dyan? Saan manggagaling yung empleyado unang-una? Di tatanggap sila ng mga bago
Hindi ho ba? Oh, eh ang uupo dyan, yung anak ni Kablas Ople, si Toots Ople. Oh, yan, mga magkakakilala kasi yan eh. Si Toots Ople, yan, sila Danny Cruz na yan. Mga bata yan ni ano eh, ni Kablas Ople. Yan sina Jonathan De La Cruz. Oh, mga ano yan, mga train yan kay Kablas Ople nung araw. Napunta sa Department of Labor yung mga yan. Pero nung nawala si Marcos, mga kaibigan, hindi mo na matagpuan yung mga taong yan eh. Nangawala yan eh. Ang lumaban yung mga ano eh, yung mga hindi naman nakapwesto sa gobyerno eh. Oh, ay yun ang mga nagrarally. Mga lola pa nga, kasama namin oh, mga lola. Sipin ninyo, ah, tinitirgas doon, nag-iiyakan pag tinirgas na. Pag dinidisperse na yung rally, mga kaibigan. Nagsipagtago lahat yan. Nangangatog lahat ang tumbong yan eh, nung mawala si Marcos dito. Baka akala ninyo, takot na takot yung mga yan. Oh, eh, kung nanalo si Marcos, kaya maraming, ano eh, maraming hinanakit. Itong mga, marami sa mga taong yan, malaki ang hinanakit. Ginawa nilang personal ang hinanakit nila labang kay sa mga Aquino, mga kaibigan. Oh, personal yung kanila. Bakit? Eh naputol yung ano eh, yung abuso sa gobyerno. Natapos sila, siyempre iba naman ang pupuesto sa gobyerno. Ayaw nilang matapos yun eh. Ang gusto nila habang buhay, habang panahon nasa gobyerno sila. O kaya, yun ang unang hinanakit nila. Pero nung maupo na si Cory, takot na takot sila. Walang lumilitaw dyan. Yan sila Jonathan, nakita nyo ba yan? Kailan nagsilitaw yan, mga yan? Wala na si Cory. Nagsibalikan yan. Kunyari, nagsusulat ng column, ha? Mga kaibigan, para magamit nila yung column nila. Hindi naman sila media. Eh, alam mo, kung ang pwesto ang hangad mo, hindi ka naman talagang journalist eh. Mga kaibigan eh. Oh, ba nanonood na naman si Nelson Ladra sa atin ah. Matagal na wala ito. Galing kami dyan eh. Sa Italy eh. Taga-Italy ito eh. Oh, mga kaibigan ng Bologna, Italy. Eh bagay, sumaglit lang ako dyan para makita yung pamangking ko eh na nakatira dyan eh. Sa Bologna, Italy. Oh, kaya pala merong spaghetti na bolognese, di ba? Alam niyo yung bolognese spaghetti? O eh, yung pala, eh, galing sa salita nitong lugar na Bologna. Ang tawag naman nila doon sa bolognese pasta, eh, bolognese. Ayan, mga kaibigan, ano po. Doon ko natutunan. Kaya ito si Danny Cruz, bata, nanggaling din ito sa Marcos administration. Eh, bata pa siya noon. Wala naman akong masasabi sa taong ito dahil mabait na tao naman ito eh. Si Danny Cruz, wala namang issue laban dyan eh. Katunayan ito, ina-appoint na ambassador ito, tumanggi. Ang ginawa niya, nagpabalik siya bilang labor attaché sa Tokyo. Sipin mo, may ambassador post ka na eh. Tumanggi siya. Gusto niya maitalaga siyang muli sa mas mababang pwesto bilang labor attaché sa Tokyo. Eh bagay, kasi masarap ang buhay sa Tokyo eh. Di ba? Yung mga naitatalaga dyan eh. Oh. Eh wala pa yan nung araw. Yan sinaparungaw na yan. Wala yan nung araw. Itong sila Danny Cruz ang mga nauna bago pa yon. Eh namatay na rin yun si Boy Parungaw. Oh, ayan nga, kilala ko yan sina ano, yung mga nandiyan dyan sa embassy na nag-retire na rin. Oh, kilala tayo niyan, mga kaibigan. Eh yun nga ho, eh siya ngayon ang uupong TESDA. Ba eh, kailangan malaman ng publiko kung ano nangyayari dyan. Ha? Kasi naupo din dyan yung isang Marcos loyalist na si Roger Paywan. Namatay na yun ah. Dating assemblyman yun na sektoral nung panahon ni Marcos at kasama nilang tumakbo yun.
sa Hawaii, mga kaibigan. Dahil ship-ship ki Imelda yun eh. Si Roger Paywan na wala rin kwenta. Ayun, namatay. Ha? Itinalaga yun sa TESDA, katakot-takot din ang nangyaring anomalya sa kanyang panahon. Ewan natin kung ano mangyayari sa panahon nitong si Attorney Danilo Danny Cruz. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Ang bawat kaibigan.